Hindi na maramdaman ni Rosenda ang buong katawan niya dahil sa pangihina nito. She's hugging her knees right now. She felt so alone. Pati puso niya tila napagod na rin. Maging ang mga mata niya nahinto na sa pag-iyak kahit gusto niya pa sanang ibuhos ang sakit na nararamdaman niya. Wala na siyang ibang maramdaman kundi sakit. She just wishes na kayanin niya dahil hindi na siya nag-iisa ngayon. May daladala na siyang bata sa sinapupunan niya kaya kailangan niya maging matatag. This is so much of emotional stress for her. Tawag ng tawag si Jameson sa kanya pero hindi niya yun sinasagot. Ayaw niya muna ng kausap. Ayaw niya na may taong nang aabala sa kanya. Nagulong lamang siya sa kwarto niya. No one wanted to talk to her. Her mom and dad is very cold towards her. Hindi siya pinansin ng mga ito after the accident earlier. Pakiramdam niya sa isang iglap lang nawalan siya ng kakampi. Nawalan siya ng karamay sa lahat ng bagay but in the first place, wala siya ibang masisisi kundi ang sarili niya. Hindi si Mateo at lalong hindi si Mrs. Elizabeth. She chose this for herself, so she need to stood firm amidst all these things. Buo na ang desisyon na hindi siya lalapit pa sa mga Adams unless fate allows. Habang nag-iisip, sinimulan niya na mag-impake. Wala siya maisip pa sa ngayon kung anong plano niya sa buhay, but she will just probably do what Maggie offered her before. Trabaho na kay Jameson ito iniwan para sa kanya. Sana pwede pa. Hindi na hinto sa pagtawag si Jameson sa kanya, kaya naman sinagot niya na ito matapos na mag-impake. Jameson, pwede mo ba akong suntuin sa labas? Walang ano-anong bunga dito sa binata. Hindi mo lang siya nag-hello dito. Diretso na agad siya sa gusto niyang sabihin. Teka, that's so sudden. Wala bang hello muna dyan? Saka, bakit ka magpapasundo? Gabi na, Rosenda. San ka naman pupunta? Please, Jameson. Please pick me up. Kailangan kong umalis. Pag bumakaawa nito. Narinig niya pang napabuntukin niyang binata sa kabilang linya. Fine. Sige. Mag-aayos lang ako ng konti tapos pupunta na ako. Susunduin kita. Nabipilitan itong sagot. Salamat, Jameson. Masakit para sa kanyang iwan pansamantala ang mga magulang niya. Pero kailangan niya itong gawin sa ngayon. Alam niya kasi nasasaktan lang niya mga ito every time they see her. Siya na lang muna ang lalayo. Total, siya naman na may kasalanan. Siya na lang muna ang aalis. Sila ng anak niya. Ipinagkakatiwala niya na ang kinabukasan niya sa may kapal. She is not a godly person but this time it's different. Daladala ang mga gamit niya muli. Dahan-dahan siya nagsimulang maglakad palabas ng kwarto niya. She made sure not to make a sound. Ayaw niyang gisingin ng mga magulang niya na alam niyang nagpapahinga na. O baka nga hindi pa rin makatulog dahil sa ginawa niya kanina. Sobrang bigat ng bawat paghakbang niya. Kahit alam niyang halos wala na siyang mailuha, naiiyak pa rin siya. Tinakpan niya na lang ang eyeglass ng kanyang mga mata at halos kinain ng pamamagani yon. The moment she stepped her feet outside that house, alam niya, hindi na siya muna babalik pa doon. Kailangan niyang panindigan ang desisyon niya. She'll be more independent this way either. Hindi naman siguro ganun kasama maging epekto nito sa pag-alis niya. Although it will only mean na mag-isa niyang aalagaan ang anak niya in the future. Paglabas niya ng gate, naroon na nga si Jameson. Binusinahan na siya nito. Madali siyang bumaba para pagbuksan ng pinto si Rosenda saka ito pinapasok sa loob. Rinig niya ang paghangos nito. Nasense niya kaagad na may hindi tama. That there is really something wrong. Mula sa pagpapasundo nito ng gabi, nang biglaan na. I don't want to ask anything. Just take a nap. Ako na munang bahala sa'yo. Kalmadong wika sa kanya ni Jameson. Alam nito at ramdam nito ang nararamdaman niya. This is what she likes more about him. Bakit hindi na lang ikaw, Jameson? Sana nga ikaw na lang. Yun ang nasa isip niya. Di sana hindi siya nasasaktan over Mateo. That one heartless person na hindi man lang nag-isip na kaya niya to na batang dinadala niya. Agad-agaran niya itong tinanggi kahit na alam niya naman sa sarili niya na wala namang ibang lalaki na kagalaw kay Rosenda kundi siya lamang. Tulad nga ng sinabi ni Jameson, inihiling ni Rosenda ang kanyang ulo sa kotse para sumandal. Then she just fall asleep sa pagod niya sa kaiiyak. The next morning, she woke up after having a bad dream. Hindi! Sigaw niya kaya naman agad nataranta si Jameson na nakahiga sa sahig. Matapos sila makauwi kagabi, natulog na agad si Rosenda. Dito muna sila tumuloy kina Jameson pansamantala. Ayaw naman kasing iwan ni Jameson ang dalaga kaya sinama niya na lang ito sa kwarto while he slept on the floor. Nagpaubay na lang siya muna rito. Although ayos lang naman kay Rosenda kung tabi na sila. But he refused. Now he woke up having a backache. Kahit ay nantok pa dalo lang magandang tulog si Jameson, agad siyang bumangon para sa dalaga. Rosenda, wake up! Nananaginip ka lang. May pag-aala nito ang sabi habang pilit na ginigising si Rosenda. Umiyak pa ang dalaga sa panaginip niya hanggang sa pagising nito. She is sobbing. The room was filled with her sobs. Bigla naman nag-alala si Jameson dahil hindi siya sanay na makakita ng babae na umiiyak.
Si Rosenda lang yata ang kakilala niya at medyo may pagkabastos magsalita, pero iyakin din naman. Shh! Stop crying! Baka kasama sa bata kapag masyado kang malungkot, Rosenda. Know that I am here. Hindi kita pababayaan, okay? Para naman lang sa bata, be strong. Nakaramdam niya kapag malungkot ka. Everything that you do, iramdam ng anak mo. Napapayad si Rosenda ng luha niya. Sorry, Jameson. Sinisinok niya pang sagot. Hindi ko kasi talaga mapigilan. Sobrang lungkot at sakit ng paliginip ko. Bakit naman ganito? Pinaparusahan ba ako ng Panginoon sa mga kasalanan ko? Dagdag niya pa. Walang ibang nagawa si Jameson kung di ang yakapin siya na mahigpit at iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban niya, that he will be there beside her kahit ano pa ang mangyari. Habang hinahagod niyang likod nito, kumalma naman to sa pag-iyak hanggang sa nahimasmasan. Mateo's routine started as usual. Gigising na maaga para sa paperwork niya sa resort. Taga-asikasa na lahat ng mga kailangan niyang gawin doon. Napilitan siyang i-hire si Sandra para ipalit sa pwesto ni Jameson dahil sa bigla nitong pagre-resign sa resort niya. Naiintindihan niya naman ang bigla nitong pag-alis, pero galit siya. Galit siya kay Jameson. Naiinis siya dito. Ines na hindi kayang idaan sa isang suntok lamang. Gusto niyang makipagsuntukan dito. Nasa opisina siya ngayon at nakaharap na naman sa mga gawain niya nang biglang pumasok si Sandra. Hindi na to kumatok dahil bukas naman ang pinto. Sinadya niyang puntahan si Mateo sa mismong office nito dahil kailangan niya pa ng konting alalay sa kung paano gagawin ang trabaho niya. Good morning, my Mateo. Have you heard about the news yet? Pagmamarites pa nito. Ito talagang si Sandra, umagang umaga. Chismis agad ipapaalmusal sa binata. Eh alam naman niya na hindi naman chismoso. Nagsasayang lang siya ng oras. Kung ano man yan, just shut up and do not ruin my mood. Mapang-akit na naupo ang dalaga sa kanyang desk, sabay hawak pa sa pisin nito. Ito naman, I just thought you might be interested because you know, it's all about Rosenda and your mom. Agad inalis ni Mateo ang kamay ni Sandra sa mukha niya nang marinig ang pangalan ni Rosenda. Sinamaan niya ng tingin si Sandra. What are you talking about? Di naman sana siya magtatanong but when he heard about Rosenda's name, tila hindi niya na napigilan ang sarili niya. Bad trip na napatayo si Sandra. See? Sabi ko na eh. You are that interested pagdating sa babaeng yon. Well, nabiso lang namin siya ni Tita. We found out that she's a pokpok. My gosh, did she hide it from you? What the heck? Hindi mo malang ba yung nalaman? Niloko ka ng babaeng yon. Tapos she even came to the mansion to talk to you. What the confidence. Malas nilang dahil hindi ikaw ang naabutan niya, kundi si Tita. Nakatikim tuloy siya ng sampal ng di oras. Ayun, bumakat sa mukha niyang pagkalakas na sa sampal ni Tita. Galit ba naman to? Marahas na napatayo si Mateo. What did you do? Singhal nito. Sandra startled. Namutla siyang bigla dahil sa ginawang iyon ni Mateo. Anong sinisigaw mo? Pwede ba kumalma ka? We saved you. We just saved you, Mateo. Can't you just be grateful? Hindi ka mapupunta sa maling tao at saka harita naman na ginagamit ka lang nun. Look, ipapaako niya pa sana ang batang di naman sa'yo. Goodness, so desperate. She is pregnant for Pete's sake, Sandra. Why did you hit her? Ni hindi nakaramdam ng kahit anong bahid ng pagkakonsensya si Sandra. Iniisip niya rin talaga na deserve ni Rosenda. Ito lang naman na may kasalanan kung bakit nagkandaletsi-letsi ng lahat. Kasalanan niya yon. Susugod siya doon for you. Ipapaako niya na ang bata sa'yo. Ayon si titang nakalaban niya. Mas lalo pang nag-init ang ulo ni Mateo. Inampas ito ang desk nito kaya mas lalo napapalayo si Sandra. But what if what she is saying is true? He exclaimed. Napataas ng kilay niya si Sandra sabay cross arms. At paano kung hindi? Goodness! Magpapauto ka na naman? Mateo gritted his teeth. Get out! Pero Mateo, I am here to ask you about the work. I said get out of here. Muling sigaw ni Mateo. Natataranta namang lumabas si Sandra as fast as she could. Takot nilang na nagbabagong galit ni Mateo. Siya naman ang trigger na magalit ito. Sasaluhin niyang galit dahil gawa niya yun. Nang gagalitig nakaharap si Mateo sa computer niya. Halo-halong galit at awa ang nararamdaman niya. Galit siya sa nanay niya. Parang gusto niya itong sumbatan at pagsabihan ng masasakit na salita. He is thinking that Rosenda tried to talk to her as much as possible. Jameson even came with her. Sinamahan itong dalaga na sabihin sa kanyang lahat pero hindi siya nakinig. He is torn now at hindi niya na alam kung anong pampaniniwalaan niya. But all he knows is it's too late. Sira na ang pagkakaibigan nila ni Jameson at wala na rin si Rosenda sa buhay niya. He decided to immediately put his coat on and rushed outside. Plano niyang magpunta sa bahay ni Rosenda to talk to her. Palabas na siya nang bigla siyang matigilan. Natigilan siya after seeing his mom. Nakasalubong niya ito. Where do you think you're going? Sa babae mo? Bungad agad ng mommy niya sa kanya.
He clenched his fist. What did you do to her, Mom? Can't you just let her be? Natigilan maging ang mga staff na nagdaraan sa hallway dahil sa pagsigaw ni Mateo sa mommy nito. Some were curious, some tried to even listen to them. Mrs. Elizabeth glared at them. At anong tinitingin-tingin ninyo? Move! Kaya aga-aga hindi nagtatrabaho mga to? Sigaw pa niya. Nagsialisan tuloy ang mga empleyado nila at nagmamadali sa takot sa kanya. Mga buisit ito, makikichismis pa. Dagdag niya pa. Umagang-umaga na sa stress na siya kaagad. Ano ma'am? Ano na namang idadahilan mo? Hindi ko alam na ganyan ka pala kasama, ma'am. You really think gagawin ko yun for nothing? That was for your own good. Kung hindi ko ginawa yun, uubusin ka ng babaeng yun. Bakit pa ba siya hinahayang pirahan ka ha? Nag-iisip ka ba? Napahilot si Mateo sa noo niya. Tila sumasakit ang ulo niya sa mommy niya. You think I'm stupid? I am not stupid, mom. Alam ko na ang ginagawa ko. I am an adult. Do you think I'm still a kid to rely on your ways? Ang ayaw ko sa lahat yung pinakikialaman ako sa mga ginagawa ko. Enough, son. Tama na. Ang mahalaga, tapos na kayo. And one thing is for sure, Mateo. Hindi mo yun, anak. Shut up. I don't want to talk to you. Nilampasan na nito ang mommy niya. Where the hell are you going? Kinakausap pa kita. Sigaw pa ng mommy niya pero hindi niya na ito nilingon pa. Mateo rushed outside the resort kung saan nakasalubong niya pa si Sandra. Galit na galit ang binata. Tila binubisit kasi siya ng mga tao sa paligid niya. Hindi niya alam kung para ba sa kapakanan niya ang ginagawa ng mga ito o hindi. Inaamin niyang nagkamali siya sa pagtaboy kay Rosenda without even listening to her at pinagdudahan niyang lahat ng sinabi nito. Ni hindi niya ito pinaniwalaan. Nadala lang kasi siya. Nadala siya ng lahat na nangyari nitong mga nakaraang buwan. Ni hindi niya napansin na may nasasaktan na pala siyang tao at ang malala pa ang taong yon ay ang mahal na mahal siya. Mateo, saan ka na naman pupunta? Tawag pa sa kanya ni Sandra pero nilagpasan niya lang ito at hindi pinansin. Shut up and don't ever follow me. He even shouted without looking at her. Sumakay siya sa kotse niya at nagmaneho agad papunta kay na Jameson. Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo niya, kulang na lang liparin niya ang kalsada. He needs to talk to him. Kailangan niya ito makausap. Alam niya na walang ibang nalalapitan at kinakausap si Rosenda bukod kay Jameson, kaya palagay niya'y naroroon lamang ito. Huli silang nakita nung nag-away sila sa harapan ni Rosenda at nung nagpaalam ito magre-resign na sa pagtatrabaho sa kanya. Jameson doesn't need to be working under him though. Ginagawa niya lang yun bilang tulong kay Mateo dahil nga ang resort ang pinakaunang pinagkatiwala sa kanya ng daddy niya na si Mr. Julio na palaguin matapos ito mag-close noon dahil walang mamamalakad. Samantala, sa bahay naman ni na Jameson, naghahanda si Rosenda ng mga plato at kubiertos. Samantalang si Jameson wala nag-insist na magluluto sa araw na ito. Gusto niya kasi na makapagpa-relax muna ito for her emotional stress na talagang matindi ang naging impact sa kanya. Iniisip niya na baka masyado lang pagod ang buong katawan ng dalaga, kaya siya na lang muna ang kikilos. Ganon niya ito kamahal. Buti na lang at natauhan agad si Rosenda dahil sa pag-uusap na ni Jameson, kaya naman ngayon, nakangiti na siya kahit papaano. But the dark circles around her eyes is there. Halatang pagod at di na nagkaroon pa ng tulog ang dalaga. Habang nagigisa si Jameson sa mga sangkap, agad napakunot ang noon niya si Rosenda, sabay takip ng ilong. Ano ba naman yung amoy na yan, Jameson? Bakit ang baho? Reklamo niya. Nahintutuloy ang pag-aayos niyang pinagkainan nila. Ha? Anong mabaho ka dyan? Ito kaya ang pinakamabango, ang pagigisa ng mga sangkap. Teka, baka naman dala yan ang pinagbubuntis mo. Nag-aaral lang tanong ni Jameson, sa kanya inilagay ang rice sa ginisa niyang bawang. He even put on onion leaves there with carrots and green peas too. Pagkalagay niya noon, dinala niya muna si Rosenda sa sala. Natawa nga ito dahil di naman yun kailan gawin because Rosenda can do it for herself. Masyado man yata akong binibaby. Marunong naman ho ako maglakad. May mga paa naman ho ako, no? Ayaan mo na ako, Rosenda. Sige na, dyan ka muna. You can watch some TV shows while I am cooking. Napailing-iling na lang si Rosenda dahil sa inaasal nito. Masyado talagang maasikaso itong si Jameson. Pag-aasikaso rin nahanap niya sana kay Mateo. Hindi niya inaasahan sa ibang tao niya ito mararanasan. Dahil nga bored siya, binuksan niya na lang talaga ang TV. Bet niyang manood ng horror film ngayon, kaya naghanap siya ng horror na mapapanood. Ang kaso hindi niya mapigil ang mabother sa amoy ng niluluto ni Jameson kaya kumuha rin siya ng face mask to cover her nose. Hindi naman sa naghihinarte siya, pero hindi niya rin gets bakit biglang ayaw niya sa amoy ng bawang, lalo't paborito naman niyang fried rice. Hindi pa siya nangangalahati sa pinanonood niya na mag-ring ang doorbell ni na Jameson.
Tatayo na sana siya pero kinakabahan siya na magbukas ng pinto. Hindi naman kanya itong bahay kaya tatawagin na lang si Jameson para ito na lang mag-entertain ng mga bisita niya kung sakali man na bisita nga iyon. She went to the kitchen as fast as she could. Jameson, mukhang may tao sa labas. May nag-doorbell eh. Pagbuksan mo muna. Wika niya rito. Nagtataka si Jameson sa kanya dahil sa suot itong face mask. Oh, bakit ka may ganyan? Inasalob ka lang naman ng bahay. Napakamot ng ulo niya si Rosenda. Hindi ko talaga kayang amoy ng garlic. Ako lang bahala magsandok dito. May face mask naman ako eh. Di naman siguro ako mamamatay kapag nasinghot kong lahat ng amoy. Biro niya pa. Dali-dali namang patakbong nagtungo si Jameson papuntang gate nila. Wala kasi siyang mga kasambahay dito sa sarili niyang bahay. He can take care of his own. Yon ang motto niya sa buhay. Gusto niya kasi na maging independent as much as possible. At gusto niyang siya ang nagluluto ng sarili niyang mga kakainin. What can I do for you? Natigilan siya na makita ang kaibigan niyang si Mateo sa labas ng gate. Mateo, anong ginagawa mo rito? Nagtataka niyang tanong na medyo naguguluhan pa. Naiinis pa rin siya habang nakikita niyang mukha nito. Iniisip niya pa rin kasi hanggang sa ngayon ang rejection na natanggap ni Rosenda mula dito na hindi niya matanggap. I am here to talk to you, Jameson. Wika nito sa kalmadong boses. Himala yata at kalmado ito ngayon. Parang nung nakaraan lang halos sumabog nito sa galit. Para tong gasol na naiwang nakabukas at bigla na lang sumasabog. Ano pa bang dapat natin pag-usapan? Tama na, Mateo. The moment that you rejected Rosenda, para nireject mo na rin ang pagkakaibigan natin. I just wanna know what my mom told and did to her. Napasmirk si Jameson. Why do you seem so concerned all of a sudden? Ano nakain mo? Is that really you? Napabuntong hininga na lang si Mateo. Jameson, please. Gusto mo ba talagang malaman kung anong sinabi ng mami mo kay Rosenda? Mateo bit his lower lip while nodding. Tila yata nahihiya siya ngayon. Nakakonsensya na yata ang gunggong. Lahat ng masakit na pwedeng sabihin sa isang prostitute, sinabi niya kay Rosenda. Lahat ng pwedeng makapagpadepress sa isang buntis na mag-isang dinadalang anak nito. I don't know why you became this heartless, bro. Pero ang sinisigurado ko lang ngayon sa'yo, hindi ko pababayaan si Rosenda. Kung ayaw mong palindigan ang responsibilidad mo, ako ang maninindigan, Mateo. Kalimutan mo na rin lahat ng pagkakaibigan natin dahil binaliwala mong pagpaparaya ko. Magpaparaya naman sana ako eh. Ako pa nga naghatid sa kanya sa'yo para lang malaman mo nagsasabi siya ng totoo. I was always with her, Mateo. I witnessed everything. But it's your choice to not believe in her, so let her be now. Matapos sabihin ni Jameson na mahaba niyang litanya, agad na nitong isinara ang gate. Malakas na malakas. Padabog niya itong sinara nang maramdaman naman ni Mateo ang galit niya. Sorry, Rosenda. But from now on, hindi ko nahayaan pang lapitan ka ni Mateo. I need to protect your peace. Aniya pa habang papasok siya sa loob ng bahay niya. Gabi na. At habang nagmamaneho pa uwi si Mateo, inis na inis siya dahil sa traffic. Panay ang pagbusina niya, bagay na alam niyang wala rin namang saysay. Dahil di naman. Napakasakit sa tenga ng bawat pagbusina niya sa daan. Tila nauubos ng pasensya niya. Galit na galit. Pakiramdam niya'y wala siyang karapatang magalit pero naninikip ang dibdib niya na parang gusto niyang manuntok. Sa pagmamaneho niya, napadaan siya sa isang bar. The same bar kung saan niya nakilala si Rosenda. Inaamin niya hindi naging maganda ang una nilang pagkikita. Sinasariwa niya pa sa isipan niya kung gaano kapila si Rosenda sa kanya noong mga una nilang pagkikita. She was a happy-go-lucky kind of woman. Tila walang problema. Pero hindi niya akalain na sa likod para noon. Nakakubli ang napakabigat itong dinadala sa buhay. Dumiretso siya sa pagpark ng kanyang kotse, sabay diretso sa loob ng bar. Mabilis sa mga kilos ito at tila nagmamadali. Ni hindi nga nito napansin ang pagbati sa kanya ng bouncer na dati na rin kilala ng mga Adams. Ingay na music at ilaw na masakit sa mata ang sumalubong sa kanya. Hindi masyadong madami ang tao ngayon at hindi din ganun kakonte. Sakto lang, harap ang mga mayayaman ang nandito. Mga babae agad ang bumungad kay Mateo. Nilapitan siya ng isang babae may pagkapitit at nakasuot na isang black tube. Black din ang pangibaba nito na parabang panty na lang kung titingnan. Blonde pa ang kulay ng buhok nito at tila uhaw na uhaw sa atensyon. O baka naman sa pera. Maganda man naman ito pero latang wasak na. Dumapo agad ang kamay nito. Ang dibdib ni Mateo sabay himas noon. Siguro'y nakahalata na mukhang tiba-tiba siya kay Mateo kapag nagkataon. Sinama ng tinuntunin ng binata. Saka nito hinuli ang kamay ng babae para lisin sa kanya. I don't want anyone touching me. Get off before I kill you. Pagbabanta pa nito. Bakas naman sa mukha ng babaeng pagkaputla kaya naman napatras ito kaagad at dali-daling lumayo.
No one would want to mess with me. A mad Adams. He's been up with all the worst lately. Nalulunod na yata siya sa lungkot at maging ang sarili niya ay hindi niya nakilala. He had no bodyguards tonight. Ang dami niyang maling desisyon this past few months at hindi niya alam kung paano pa siya makakagawa ng tama sa mga susunod na mga araw at buwan, not thinking about its possible consequences. Dahil wala nga si Jameson na madalas kasakasama niya sa mga ganitong bagay, tinawagan niya ibang mga kabarkada niya. Hindi naman niya gusto mag-isa sa lalaklak ng alak. He called one call friend away. Medyo may kalayuan ang bahay nito but he's always willing to travel for Mateo. Habang di pa sinasagot ng kaibigan niya ang tawag, tumungo na muna siya sa counter. To order Bacardi. He sat down the high stool. He looks really cool while sitting down there which made the girls inside the bar look at him. He just caught their attention the moment he entered the bar. Hindi naman siya madalas dito. Minsan kapag pinipilit siya ng daddy niya, madalas sa bahay lang siya umiinom with their friends and minsan nga, siya lang din naman na mag-isang umiinom. Hey Fernan, could you come over? That's new, dude. Ano nangyari sa'yo? Dati-dati, kulang na lang nilain ka namin papasok ng bar. But now, ikaw na nag-ayaya. Let me guess, babae yan no? Is it your late ex again? He asked. May pagka-chismoso rin talaga ito minsan. Stop being so nosy and just go here. You know the place. Dalhin mo rin si Sandro na may makasama kung malalasing dito. He commanded. Sa kanila magbabarkada siya talagang laging sinusunod ng mga tropa. Mataas kasi ang tingin ng lahat kay Mateo at siya rin ang isa sa pinaka-successful sa kanilang lahat. They gave him much respect. Napahalakak si Fernan sa kabilang linya. Sinasabi ko na nga ba? Babae yan eh. He confirmed while laughing. Wala namang sinasabi si Mateo pero kapag talaga kaibigan mo ang isang tao ay sadyang sigurong mabilis makadetect ang mga ito. Napailing-iling na lang si Mateo sa kalituhan ng mga kaibigan niya. Ngayon lang niya mayaya ang mga ito sa inuman kung saan may problema pa siya. Makakulit talaga ang mga yon. Madalas lang kasing busy ang mga ito kaya minsanan lang sila kung magkita-kita. Hindi nga nakapunta ang mga ito. Nang ma-reopen ang resort nila, mahigit 30 minuto rin na nakalipas at takailang shots na si Mateo bago dumating ang mga kaibigan niya. He got a VIP table kung saan walang makakagulo sa kanila. It is exclusive only for him and his friends. He does not drink a lot pero ngayon mukhang siya yata ang makakaubos na isang bote ng Bacardi. Nakadikwatro pa ang kanyang paa habang nakaupo sa tila mamahalin at mahabang sofa. Well-ventilated naman ang lugar kaya komportable naman siya rito habang naghihintay sa mga kaibigan niya. Ilang minuto pa ngay dumating na sa Fernan na kasakasama si Sandro. Nakangisi ang mga ito at mapanuksong tilingnan si Mateo habang nilalagok mag-isang bote ng Bacardi. Sinasabi ko na nga ba? Biguto pre. Kapag ganyan na ang datingan, pangaasal na bunga ni Fernan sa binata. Agad na napalingon si Mateo sa pinanggalingan ng boses ng mga ito at kitang-kita niya kung paano siyang isiya ng mga kaibigan niya. Napatayo siya sa kain ng bahan ng batok si Fernan pero agad tong nakailag. Pinagsasabi mo, I am not heartbroken. Pagtanggi nito, heartbroken? Nakamove on na siya kay Maggie. Anong ibig sabihin ng mokong na to? Inakbayan siya ni Sandro. Ano ka ba naman, Mateo? Akala mo ba naman di namin alam ang balita? Eh halos kalat na sa inyong mga Adams, pati rin sa mga kasosyo ninyo sa negosyo. Tila ng lamig si Mateo. Bigla siyang pinagpawisan ng gabutin at malamig na pawis. What? Nalaman na bang lahat ang tukol sa kataon ni Rosenda? He kept it secret to everyone dahil ayaw niyang mahusgahan to ng pamilya niya at ng ibang tao. Hindi siya showy na klase ng tao at hindi rin siya vocal pero really cares deep inside. Hindi agad nakasagot si Mateo kaya naman hindi napigilan ni Sandro habang mag-follow up question. Bakit natigilan ka naman yata? Nagtataka nitong tanong sabay agaw ng bote ng alak sa kamay ni Mateo. What are you talking about, Sandro? He asked. He is keeping himself calm. Hindi siya pwedeng magbahalata na worried siya. Well, everyone knows he broke up, but we did not even know the reason why. Yun lang? Baka naman. Tell us. He did not even inform everybody that they broke up. His life is not even an open book where everyone knows about everything. Pero sino ang nagkalat noon? The more he thinks who is behind this, the more he is becoming certain that it is his mom again. Napakuyom siya ng kanyang kamao while gritting his teeth and trying to control his bad temper. Ano kaya ang gagawin ni Mateo? Ngayon nalaman niya ang ginawa ng kanyang ina kay Rosenda. Ano ang gagawin niya kapag napatunayang anak niya ang dinadala ni Rosenda? At sa Jameson,
Hahayaan niya bang makabalik si Rosenda kay Mateo o ipaglalaban niya ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.